Kumusta mga kaistorya? Atin na ngang ipagpapatuloy ang ikatlong episode ng Lyric and Beat. Tara at ating pagkwentuhan. Sa nakaraang episode ay natapos nga ito sa pagkagulat ng ibang miyembro ng Team Werpa sa pagdating ni Candence para sumali sa binubuo nilang grupo. Hindi nga sila lubos na makapaniwala, pero buong loob din naman nilang tinanggap si Candence dahil alam nga nila na may tinataglay itong talento na talaga namang malaki ang maitutulong sa kanila. Agad ngang nagsimula silang mag-practice at inalam kung paano pa nila mai-improve ang talento ng bawat isa. At agad nga itong napansin ni Mr. Wolfgang na may kailangan pa silang ayusin bilang grupo. Nagsuggest naman si Candence na ang dapat nilang gawin ay sing and dance. Samantalang si Lyric naman ay nagsuggest na mas maganda rin na makilala muna nila ang isa't isa nang malaman nila ang style ng bawat isa sa miyembro ng Team Werpa. Agad naman itong sinang-ayunan ni Mr. Wolfgang. Sa sumunod naman na eksena ay naipakilala na sa atin ang ina ni Candence at mukhang ang iba ang nais nito sa talagang nais na landas ni Candence. At ito nga ay ang pag-awit. Kahit nga alam naman natin na si Candence ay ang nais talaga ay ang pagsasayaw. Sa sumunod naman na eksena ay naipakita nga sa atin na maliban sa talentong pagpaperform na meron si Lyric ay maibubuga rin ito pagdating sa klase at siya nga ay agad na pinuri ni Beat. Sa kabilang eksena naman ay ipinaalam na nga ni Mr. Amadeus sa co-teacher niya na si Miss Viola na kumpleto na ang miyembro ng grupo na Team Werpa. At dahil nga dito ay sinabihan na sila na meron silang 3 months para magprepara sa darating na malaking kompetisyon. Sa eksena naman ng pagkikita nila Jazz at Candence ay ibinalita na ni Candence kay Jazz na miyembro na siya ng Team Werpa. Ikinagulat nga ito ni Jazz at tila natulala sa nalaman niya. Sa ibang eksena naman ay nagkausap nga si Lyric at Beat. Sinabi ni Lyric na inalok siya ni Mr. Wolfgang na maging team leader ng grupo nila. Pero sinabi niya na pakiramdam niya ay hindi siya nararapat na maging team leader, na mas maiba pang karapat-dapat tulad ni Candence. Pero sinagot naman ito ni Beat na may katangian siya na gusto nila, kaya nararapat siya na maging team leader ng grupo nila. Sa sumunod ngang eksena ay ipinalita na ni Jazz ang nalaman nito kay Miss Viola at sa Prime Belters na miyembro na nga ng Team Werpa si Candence. Pero isiniwalang bahala naman ito ni Miss Viola at sinabing mas doon nga nararapat si Candence at hindi na nila kailangan pang mag-worry. Sa sumunod ngang eksena ay ibinalita na nga ni Mr. Wolfgang na si Lyric na ang magiging team leader ng Werpa at ikinatuwa nga ito ng buong grupo. Sumunod nga rito ay ang pagka-announce ni Mr. Wolfgang na nakapagpabook na siya ng private event sa Baguio
para may pakilala nila ang kanilang grupo sa mga tao dahil alam niya na makakatulong ito para magkaroon sila ng experience sa pagperform sa harapan ng maraming tao. Daglian nga silang nagpractice ng sing and dance at talaga namang excited sila sa gagawin nilang performance. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila, ang performance na kanilang pinaghandaan. Pero nagulat sila sa nadatnan sa event. May nauna na pala na magpa-perform at ito nga ay di nila inasahan. Nagulat sila na makitang ito ay ang team ni Miss Viola na Prime Belters. Hindi nila ito nagustuhan. At talaga nga namang ito ay kinatuwa naman ni Miss Viola. At dito na nga natapos ang 3rd episode ng Lyric and Beat. Ano na ang mangyayari sa tagpong iyon ng Team Werpa at Prime Belters? Paano nangyari na nagperform din doon ang Prime Belters ni Miss Viola? Samantalang nauna naman ang Team Werpa na magpabook sa nasabing event. Atin niyang malalaman sa susunod na episode ng Lyric and Beat. Maraming salamat mga kaistorya. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.